Interior Secretary Mar Roxas accepts the challenge of being the administration party's standard bearer in the 2016 elections. Jeff Canoy tells us why President Aquino thinks Roxas is the right man to take over the reins of government. Here they are, ladies and gentlemen. Noy, noy, noy. Club Filipino noy, was filled to the rafters noy, with allies who warmly welcomed President Aquino and Interior Secretary Mar Roxas in an event they dubbed a gathering of friends. But what proved to be Aquino and Roxas' strongest ally inside Kalayaan Hall was history itself. I, Corazon Cahuangco Aquino. Corazon Cahuangco Aquino. It was in the same hall where Aquino's mother, the late Corazon Aquino, took her oath as president in 1986. It was also there where Roxas gave way to Aquino in 2009 and where the incumbent president accepted the challenge to run in 2010. Malinis ang puso at pagkatao. On Friday, it was President Aquino's turn to pave the way for Roxas, who he described as the man of the hour. This after months of meetings with other potential bets. Time and again, Aquino said, Roxas proved himself worthy of his endorsement, adding that Roxas is capable of continuing his straight and narrow path. Marahil may nag-isip, baka yung iba kayang ituloy ang nasimulan natin. Baka yung iba manatili sa tuwid na daan. Ang sa akin lang po, bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Aquino says it was Roxas who told his family not to apply for the eco zone, which is why Cubao in Quezon City lagged behind other areas in reaping the benefits of the business process outsourcing industry, even if it was Roxas himself who introduced it to the country. Aquino also defended Roxas amid criticisms that the secretary has an image problem and low ratings in presidential preference surveys. Alam po nating lahat, ang tunay na mahalaga kailangan paghirapan, kailangan ipaglaban. Mga boss, idinudulog ko po sa inyo ngayon. Sa akin pong opinyon, ang nagpakita na ng gilas at ng integridad ang hinog at handang-handang magpatuloy ng daang matuwid. Walang iba kundi si Mar Roxas. Roxas accepted the endorsement and called himself as a reluctant candidate. In his speech, Roxas explained that he was never compelled to enter politics, even if his grandfather was a former president, his father a former senator, and his brother a former congressman. Labas sa mga kilala talaga ako, kakaunting nakakaalam na hindi ko rin binalak pumasok sa gobyerno. May kapatid ako, si Dinggoy. Namatay siya noong 1993. Siya sana ang ambag ng aming henerasyon sa prinsipyong pamana ng aking lolo. Bayan bago ang sarili. Nang nawala si Dinggoy, sa akin lumapag ang responsibilidad na isabuhay ang prinsipyong ito. Hindi ko ito kayang talikuran. Hindi ko kayang talikuran ang alaala ng dad at ni Dinggoy, pati na ng aking lolo. Roxas also heaped praises on the president and vowed to continue the president's fight against corruption, a platform inspired by Aquino's own parents. Sa pag-endorsong ito, ang pakiramdam ko, ipinapasa mo sa akin ngayon ang mga ipinaglaban nila. Natatawa na lang ako sa sarili ko dahil talagang nalulukha ako eh. Malaking karangalan po yun para sa akin, Mr. President. Napakalaking karangalan ito at sumusumpa ako ngayon. Hindi ko dudumihan ang pangalan nila at lalong hindi ko dudumihan ang pangalan po ninyo. Mamuno sa bayan mo.
Rojas isn't an official candidate till he files a certificate of candidacy. He plans to remain a cabinet secretary for the time being. Palace officials say Rojas will stay in his post during a transition period, which will begin after a replacement is named. It's also uncertain who Rojas will choose as his running mate for 2016. For now, Rojas' allies are focusing on the campaign. History may be on Rojas' side, but now comes the challenge of convincing voters to be on his side come Election Day. Jeff Canoy, ABS-CBN News.